And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. I don't care about love nor sex. All I want is money. 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 Ako yung tipo ng tao na hindi naniniwala sa love. Dahil para sa akin, love is giving someone the power to destroy you. Hindi ako bitter ha, o nasaktan dahil sa love. Sadyang binalot lang ako ng sakit at hinanakit dulot ng nakaraan ko na halos wala na akong maramdaman. Hindi rin ako kontento sa isang lalaki. I want more and more and more. But I'm not a sex lover and I don't care about sex. I don't care about love, commitment, or attention. All I want is money. Hindi ako maganda gaya ng ina-expect ninyo. Hindi rin ako sexy, kundi medyo chubby. Hindi rin ako matangkad, pero maputi ako. At higit sa lahat, fashionista ako. Hindi man ako kagandahan, sexy, o katangkaran. Pero lahat ng yan ay nadadala dahil magaling ako eh. The way I act, the way I talk, the way I dress. Kayang-kaya kong dalhin ang sarili ko. Kung makikita mo ako, mapapaisip ka talaga na parang meron akong photo shoot, concert, or a-attend ng party. Pero, hindi naman. Liberated ako manamit, and I don't fucking care what other people think about me. Itago mo na lang ako sa pangalang Amber, 21 years old, at kasalukuyang nagtatrabaho sa Dubai, UAE. And this is my secret file. Sa murang edad ko, tinahak at sinubok ko na ang aking kapalaran sa mundo ng gitnang silangan. I grew up having a broken family. Huling kita ko sa tatay ko, 7 years old pa ako. Actually, that was the first and the last encounter ko sa kanya. Until now, hindi na nag-cross uli yung landas namin. Then, nag-aral ako sa isang public school. I remember 14 years old ako, 8th grade ako noon. I must say nakilala ako, but not in a good way. Ako yung tipo ng babae na walang pakialam sa studies because the only important thing for me is lagi akong nakaayos, malinis yung uniform ko. And I don't even care kung wala akong assignments. Ni mag-review nga, hindi ko yun gawain, no? Mapa-teacher man o students na madadaanan ko mapapatingin sa akin. Dahil kapag naglalakad ako, halos mamatay na yung mga damo bago ako makarating sa paroroonan ko. Ganun ako kainhin. Suplada pero medyo friendly naman, depending on my mood. At sa kabila ng nakikita nila, they don't have any idea kung ano ang totoong estado ng buhay ko. Kasi hindi mo naman makikita sa bakas ng aking pagkatao that I grew up sa mahirap na pamilya. Yung sakto lang, simpleng buhay. Hindi ko yun sinasabi sa kanila. Hindi ko naman ina-announce yun, no? Tsaka ayoko makita nila na ganun. Kasi ayoko. Ayokong api-apihin nila ako. So, habang tumatanda ako, naramdaman ko na may kakulangan. I feel the lack of love and attention from my family. And at the same time, I notice sa sarili ko na kakaibang buhay at mundo ang dapat na deserve ko.
So fast forward, grade 10. Lumipat na ako ng school sa city because I wanna be independent. November 2015, that was the month that I lost my virginity. 16 years old ako. Isang Amerikano na well-known sa casino at isang sabongero ang nakauna sa akin. Since then, naging escort na ako para masustentuhan ang pag-aaral at luho ko. Until napabayaan ko na yung pag-aaral ko, naligaw ako ng landas. Drugs, yosi, alak, party at sugal ang naging buhay ko. At age of 16 na, namulat na ako sa casino. Ayoko kasi ng mga lalaking useless at hindi mataas ang standards, no? Mostly foreigner ang target ko. Nakipag-date or I must say, nakikipag-sipping ako sa iba't ibang lalaki. Na iba't ibang lahi, ah. Like Korean, German, American, Canadian, Japanese, Indian, Egyptian, and pinakauli na syempre yung mga Pinoy, no? Which I really hate a lot. Kasi ever since, hindi talaga ako Filipino lover. Para bang nabobore ako sa mga Pinoy, wala akong gana. Pero syempre, ini-ignore ko na lang kasi nga kailangan ko ng pera. So, ayun, binenta ko yung virginity ko kasi never pa naman ako na in love. Binenta ko yung sarili ko. So, fast forward, May 2016, 17 years old na ako. And yeah, umuwi ako sa parents ko after I lost everything. Wala akong pera. At ipinagpatuloy ko yung grade 10 ko. Kasi nga, na-drop out ako dun sa previous school ko. Hanggang sa October. While I'm in the school, parang ang sakit nung tiyan ko. Para bang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Nagsabi na ako sa mama ko na matagal na akong hindi dinaratnan simula nung umuwi ako. Tapos, nag-worry nga sa akin si mama, so dinala niya ako sa ospital. And we found out, nabuntis ako. 2 cm na. 2 cm na, manganganak na ako. That time, syempre, hindi ko pa alam kung ano ibig sabihin nun. Pero dahil sa explanation, alam ko na. Halos gumuho ang mundo ko nang marinig ko yun mula sa doktor. Fast forward again. November 14. I gave birth sa aking anghel. Itago natin siya sa pangalang Tristan. Sabi ng doktor, mga Feb 2016 buntis na raw ako. Hindi halata kasi hindi lumobo yung tiyan ko. And yun nga, paglabas ng bata, isang pure Filipino. And honestly, nasaktan ako kasi never kong pinangarap na mabuntis ng isang Pinoy. Pero nangyari na yun nangyari. Sinubukan kong ipaampon yung bata ng paulit-ulit kasi gusto ko siyang magkaroon ng pamilya. Yung buong pamilya ba? Gusto kong magkaroon siya ng magandang buhay. Tsaka gusto kong magkaroon siya ng sure na kinabukasan. Pero nabigo ako. Hindi pumayag ang stepdad at mama ko. Inako nila yung bata. Pinalabas nila na magkakapatid kami sa birth certificate. So, ayun, sa birth certificate, sila yung tumayong nanay at tatay. So, after I gave birth to that child, 3 months after, iniwan ko na siya. Tapos, nagtrabaho ako bilang isang call center agent. November 2017, bumalik ako to be with him to celebrate his first birthday. After that, I decided na pumunta ng Manila. Tapos, sinimulan ko ulit mamuhay ng mag-isa. Nagtrabaho ako sa isang condo where a few celebrities live there, sa Quezon City. Then, July 2019, everything's ready. Mag-ibang bansa na ako. But before that, umuwi muna ako para makita at makasama ang anak ko kahit sandali lang. 3 years old na siya that time. Nang makita ko siya, hindi ko mapigilan. Hindi umiyak.
Oo, umiyak ako. Kasi, hindi ko pa rin siya matanggap. Ang laki na niya, tapos hindi niya alam na ako yung mama niya. September 22, 2019. Yan na yung araw na lilipad na ako papuntang ibang bansa. Lilisanin ko na ang lugar at bansa kung saan nangyari ang masalimuot kong nakaraan. Fast forward. Nasa Dubai na ako ngayon. Akala ko, tuluyan na ako makakalimot. Akala ko, matatakasan ko na yung reality. But I was wrong. Totally wrong. Hindi pala. Binabangungot pa rin ako ng nakaraan. Revelation? Hindi ko kilala at hindi ko alam kung sino ang tatay ng anak ko. Basta ang alam ko, isa siyang pure Filipino at hindi ko nga matukoy kung sino. This is my worst secret na bumabagabag sa buo kong pagkatao. Pinipilit kong itago kasi ayokong bumaba yung tingin nila sa akin. Yung mga tao sa paligid ko. Pero masisisi ba nila ako? Ano bang alam ko nun? Bata pa lang ako, nasilaw sa yaman ng iba, naghahangad ng marangyang buhay, at hindi na iniisip ang bukas. Pero sa tuwing nakikita ko yung batang yun, I feel sorry for him. Kasi isa siyang bastardo at bunga siya ng isang kasalanan ng kanyang ina. And now, I'm still hoping that one day, makakalaya na ako sa nakaraan ko. At mapapatawad ko na yung sarili ko ng tuluyan. Umalis kasi ako sa bansang Pilipinas na ang baon ay sakit at hinanakit. Thank you very much for reading my secret vow. Again, this is Amber, and this is my secret vow. Always your number one FM radio station. Love radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret vow na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret Vow.